Ayan, kung curious kayong malaman kung ano yung laman nito, hindi naman ako masungit. Ano man yung laman nito, hindi ko pa alam. Pare-pareho tayong makakaalam kung ano yung laman nito. Gandahan pa pala nito, pinapakita ko sa inyo. Diruaskas yung ating connector dito. Ano, diba? Ganda, oh. Isang dangkal lang kasi siya, oh. Saka yung taas niya is wala pang isang dangkal din. Ayan, so siguro, tara, baklasin na natin para makita na natin kung ano yung laman. So, panoorin nyo po hanggang huli. Pakikita ko rin sa inyo yung performance nito, mga kaibigan. Titestingin natin yung iba nating mga pa-orders today. Curious ako kung ano yung laman nito. Hindi ko rin alam. Kayo na bahala kung ano yung makikita ninyo. May mga tinatanong kasi sila, eh. Ilan ba yung IGBT? Tingnan natin. Malalaman natin ngayon kung bakit nga ba napakaganda ng welding machine na to. Ang lakas, eh. Maliit lang pero taig pa yung mga ibang welding machine na nauna nating ino-offer dito sa inyo. Tanggal na. Baklasin na natin. 1, 2, 3. Yan yung laman, mga kaibigan. Oops. So ito, naka-ground to, mga kaibigan. So yan, usisain natin kung ano yung mga laman, no? Ito may power switch, ito yung connection. Tapos may mga transformer dito, no? Maliliit. Tapos ito yung pinaka-display niya. Ito yung sa harap. Tapos ito yung bihitan niya rito. Tapos may ilaw dito. Yung tinatanong ninyo na IGBT, tingnan natin kung saan part. Ayun. 1, 2. Tapos, may malaki dito. May malaki dito parang transistor. Hindi ko alam kung ano yan. Basta 1, 2. Ito sa ilalim, tingnan natin kung meron pa. Palagay ko, nandito sa ilalim yun. Nakapain ko, ha. Ayun, meron dito. Pero mas maganda siguro, baklasin na natin para makita ninyo. Ayan, babaklasin ko, mga kaibigan, ha. Yung pinaka-panel board niya para talagang yung ating curiosity talagang ma-fulfill. Tanggalin natin lahat yan para maging aware kayo. Ito, mga kaibigan. Ayun. Ito na. Ayun, oh. May mga nakakonekta pa rito. 1, 2, 3, 4. Ayan, ah. Kita nyo na, mga kaibigan. May heatsink dito. May malaki ditong coil. Tapos, ayan pa, may mga capacitor pa doon. Tapos, may connected dito nga na transistor na malalaki. 1, 2, 3. Ayan. May fan dito, syempre. Tapos, may connector dito para sa switch. Tapos, ito naman yung connector nung ano natin, ng mga terminals. O, ayan. Overall, yan, mga kaibigan. So, testingin natin yung performance naman, ha. Testingin natin para makita nyo kung gaano kaganda. Nasa testing area na nga tayo, mga kaibigan. Kaso hindi namin namalayan ni Like na cameraman ko na hindi pala gumagana yung mic ko. Kaya sa pagkakataong ito, hayaan nyo muna akong i-voice over ko itong testing na ito. Ngayon nga ay may 8 units tayong pa-order ng Fujima Japan welding machine mula sa iba't ibang dako ng Pilipinas. So dahil nga nakita nyo na yung loob nito, testingin naman natin kung gaano kaganda yung performance nito. Shout out nga pala kay Sir Louis Gonzaga from Pangasinan. Ito yung welding machine mo, nilagay ko sa 65 amperes. At yan na nga, testingin na natin, mga kaibigan. So kung mapapansin ninyo, no, napakaganda ng spark. Unang dampi pa lang, talagang nag-i-spark na talaga kagad. Yung gamit natin na welding rod dyan is 2.5 millimeters na E6013. At kung mapapansin ninyo, salita pa rin ako ng salita dyan, hindi ko alam, wala na pala akong boses dyan. So ang sinasabi ko lang naman dyan kung gaano kaganda yung welding machine natin na tinitesting. At dahil dyan, lipat tayo sa pangalawang welding machine. Shout out kay Sir Edgardo Loreto from Bataan. So nilagay natin sa 84 amperes yan, mga kaibigan, at tingnan nyo kung gaano kaganda yung welding machine natin. Dire-diretso talaga siyang nagwi-welding, mga kaibigan. Kung nagiging interesado kayo dito sa welding machine natin, 4,200 lang to, free shipping na cash on delivery kahit sa ang dako ng Pilipinas. Pwede nyong i-share to sa mga mahal nyo sa buhay, baka hindi pa nila alam na merong ganitong welding machine. Palagay ko, well-tested na tong pangalawa, lipat naman tayo sa pangatlo. Shoutout kay Corazon Masiklat from Angeles, Pampanga. Ilagay ko po sa 98 amperes at wala. Yun, no? Ganda ng spark. Mayroong mga pagkakataon na hindi nag-i-spark kasi nga medyo madumi na yung bakal natin, mga kaibigan. At saka hindi ako nakatingin. Pero nonetheless, kitang-kita naman yung ganda, mga kaibigan, nung welding machine natin. Sa 4,200, complete set na yan. May rod holder na may cable, may ground clamp at cable na rin. Meron na ring face shield, may strap at may kasama na ring steel brush. Pang-apat natin, shoutout kay Nerissa Dequino from Camarines Sur. Ang layo. Pero walang problema
dahil tinetesting natin lahat ng mga gadgets natin, mga products, bago natin ipadala through LBC. Para syempre, hindi tayo makapagpadala ng defective units sa inyo na mga umorder at o-order pa. So palagay ko, well-tested na to. Testingin naman natin yung susunod na welding machine. Shout out kay Sir Ferrer Lim Santos from Calamba, Laguna. So ayan yung welding machine mo, sir. Nilagay ko sa 94 amperes at nakita nyo naman, napakaganda ng spark. Sobrang dami na ng umorder niyan, mga kaibigan. Napakasarap daw kasing gamitin, napakasolid ipang welding. At ang pinaka the best, yung portability. At remind ko lang, mga kaibigan, ha, meron tayong 7 days replacement and 3 months warranty dito. Kaya wala kayong katalo-talo kung dito kayo bibili. Pang-anim natin, shout out kay Luciano Lapus from Pampanga. So yan yung welding machine mo, sir. Nasa 95 amperes po yan at nakita nyo naman, sobrang ganda. Kahit na hindi ako welder, napapa-spark ko yung welding rod sa pamamagitan nitong welding machine natin. So taasan natin yung amperahe, mga kaibigan, hanggang 300 amperes. So ayan, mga kaibigan, kung gaano kalakas yung 300 amperes. Pang-pito natin, shout out kay Sir Glimmer Maniego from North Cotabato. Ayan, sir, nilagay ko sa 70 amperes. Tara, testingin natin. Yan ang beauty ng tinetesting dito, mga kaibigan, para hindi talaga tayo makapagpadala sa inyo ng defective na mga products. Ayan, oh, nakita nyo naman, napakaganda ng pag-spark, oh. Walang katigil-tigil, walang kapuknat-puknat, dire-diretso yung pagwe-welding niyan, mga kaibigan. Hangga't hindi ko inaangat 'yan, hindi titigil 'yan. Last but not the least natin, shoutout kay Edwin Istayane from Pangasinan. So yun yung welding machine mo, sir, yung pinakadulo. At nakita nyo naman, napakaganda ng pagkaka-spark ng mga welding rod natin mula umpisa hanggang dito sa dulo. Ayan, so dahil yan sa ating welding machine, Fujima Japan na inverter, 300 amperes.